Mel, ano-ano ba ang mga nilalaman nitong concession agreement para sa NAIA? Yes, Ella, sa ilalim ng concession agreement na nilagdaan ng Department of Transportation at San Miguel Corporation o SMC, isasagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kanina, sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa agreement sa Malacañang. 15 years at maaaring mapalawig ng hanggang 25 years ang concession at ang proyekto ay nagkakahalaga ng nasa 122 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng PPP project concession agreement upang mas mapabuti ang serbisyo ng NAIA at maiwasan ang mga problema at aberya na naranasan noon ng mga pasahero. More damaging than the occasionally unflattering headlines are the inconveniences that many of its passengers undergo daily. It also affects our economy greatly. The postponed improvement of the airport has resulted in delayed and reduced number of flights. So due to insufficient flights, visitor arrivals have suffered. Ang SMC SAP and Company Consortium ang nanalo sa bidding para sa contract to operate at mag-maintain ng NAIA. Sa ilalim ng control ng SMC, inaasahan na tataas ang passenger capacity ng NAIA sa nasa 62 million kada taon at ito ay nangangailangan ng pamumuhunan sa bagong equipment at expansion ng pasilidad. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Dahil magandang balita ito, no? Dahil magkakaroon na ng rehabilitasyon ang NAIA. Para matanggal naman tayo dun sa tinatawag na worst airport sa Asia. So ngayon ang tanong ko, kailan ito mauumpisahan? Ella, batay dun sa naging interview kay Ramon Ang ay this year magkakaroon na agad ito ng epekto and then target nila within 3 years ay magkaroon din ng bagong terminal na inaasahan na magdadagdag ng kapasidad sa mga pasahero. At yun nga ang sinabi niya na ito ay magiging epektibo agad at a-action na agad nila yung mga nakikitang problema ngayon sa NAIA terminals. Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok.